para sa mga Katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So nandito naman tayo sa kaibigan natin, ano, kay Arnel Fulazzi. Ito nga may pinapatingnan sa atin na Sony DVD stereo. So napaka-common ng problema nito. Pagka ganitong mga modelo, laging nawawala yung power, no? Ayaw na mag-trigger yung power niya. Kaya ito ngayon yung pinapacheck ni Arnel sa atin. So, dahil nga alam na natin yung problema nito, ito ngayon hindi na natin papahabain pa, no? Dahil ituturo din naman natin. Ayan, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung gagawin natin kapag wala tayong makitang piyesa. So, limitado yung oras natin dito, yung panahon natin dito sa shop niya. So, ito na lang yung ginawa natin. Minomodify na lang natin. So, ito yung tinatawag na bawal na technique, ano? So, hinding-hindi ito ginagawa ng mga service center. Ayan. So, yung problema nito, ayaw mag-power on. Hindi naman ito katulad ng ibang stereo na meron siyang power indicator or standby power. So, dito, wala kang makikita. Makikita mo lang to na malalaman mo lang na nagpa-power on na siya kapag pinindot mo yung power switch niya at lalabas yung display dito. So, dito, kahit pindutin mo yung power switch niya, wala talaga, walang lalabas. So, ang nangyayari dito, kapag sinukat mo yung dito niya, kasi yung supply na nanggagaling sa kanyang PSU, ano, ilawan natin. Yung supply na nanggagaling dito sa kanyang PSU ay isang voltahe lang yung output nito. 36 volts lang. So, yung 36 volts na yon papasok dito sa kanyang Class D amplifier. Pagkatapos, yung ibang 36 volts naman na wires, papunta naman dito sa kanyang DC-DC buck converter. Okay? So, hindi to gumagamit ng boost converter, buck converter ginagamit nito. Dahil, yung voltahe na mataas, ginagawa niyang mas mababa. Ini-step down niya. Okay? So, kapag sinukat mo to dito, nandyan yung 5 volts, yung nawawala lang dito ay yung 12 volts. So, ibang klase naman yung ibang modification naman yung gagawin doon kapag yung ibang voltahe naman yung nawawala. Dito sa circuit na to, ang nawawala ay yung 12 volts. Okay? So, ipapakita natin sa inyo. Ayan. So, itong connector na to, ayan, yung connector na yan, ito yon. Ayan. Ayan siya. So, yung nawawala, yung 12 volts sa may pin number 7. Ayan. So, kung magbibilang ka dito, dito yung pin number 1. Dito, banda. Ayan. Ayan, lapit natin. So, dito yung pin number 1. Tapos, yung kanyang pin number 7, bibilangin natin, ano? Bilangin natin. Ayan ko kung nakikita. Subukan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yung pin number 7. Tapos, bus natin. Hanapin natin. So, dito ako dito natin itatap yung para sa 12 volts dito. Ayan, oh. Nagbabas. Ayan siya. Dito. Kung nakikita nyo, lapit natin na konti. Para makita nyo, ano, kung nasaan yung sinasabi natin na paglalagyan natin ng ito dito. Ayan. Itong transistor na to, ayan siya. Kung nakikita ba? Okay. So, medyo madilim yata. Lapit natin konti. Ayan. So, ilapit natin, ano, para makita niya talaga. So, ito yon. Ayan. So, tandaan niya, ano. Ayan. Ayan siya. Ayan, dyan. Ayan, tingnan nyo. Yung, ayan, yung transistor na yan, yung Q2, ayan. Ayan, dito natin itatap, dito natin ikakabit yung 12 volts. Okay? Okay, so itatap muna natin, ano, para makita nyo.
So sa ganitong paraan, pwede kayo mag-tap dito banda. Dito. May 12 volts po dito. Diyan. Kita niyo yung inductor. Kapag hindi niyo inahang to, may 12 volts dito. Kaya lang hindi ako nagta-tap diyan kasi papaano na kapag nasisira na yung chips? Wala na. Kung nagsu-short, mawawala din yung dose niyo. Kaya gumawa tayo ng ibang power supply, ano? Ay nag-tap tayo ng ibang power supply. So, ito dito natin tatap. So ayan, kung makikita nyo. Okay. Ayan yung ating. Ayan. Ayan, dyan na tayo nagtatap. Ayan, nakakabit na. Yung kulay blue natin na wire. Okay. So nakatap na yan. Tapos yung ginagamit natin na power supply. Parang overrated yata yung power supply natin na ginamit. Ayan. Ito siya. So, napakaganda ng power supply natin. Ano, sigurado tayo na walang interference dahil professional power supply yung ginagamit natin. So, kung ako yung ano, hindi ako papayag na ito yung gagamitin natin dahil napakababa ng amperahe lang naman yung gusto natin na 12 volts. Ano? Kaso, limitado yung oras natin. Kaya, kung ano yung nasa mesa natin dito at sinabi natin doon sa may-ari ng shop, may pumayag naman siya dahil nga may-ari din dito ng stereo na to ay kaibigan niya. Kaya ito na lang yung pinakabit niya dahil sigurado tayo na malinis yung output na lalabas dito. Ayan, tsaka matibay. Okay? So dito naman, pagdating sa likod, ano, sa PCU natin, ayan. Ayan siya. Okay? Okay. So, kung napapansin nyo yan, yan lang yung tinanggal natin, itong connector na yan. Yan sa baba. Yan. Okay? So nakita niyo naman siguro kung saan natin tinatap yung positive, ano, tapos ground lang yung negative. Yan, tapos ayan, hinang na natin tong isang connector. Wala na, gagana na yan. So kung napapansin niyo yung iba na tinatanggal nila to, yung chopper, hindi na kailangan kasi ito yung nagsusupply ng 36 volts papuntang amplifier. So pwede namang supplyan siya ng ibang boltahe, ginagawa nila na iba na 12 volts, 24 volts. Kaya lang, papaano na yung lakas ng ano amplifier? From 36 volts, ginawa mong 12 volts. So, sigurado yung tunog noon, affected. Tapos yung iba naman ay tinanggal yung filter. So, ano mangyayari sa amplifier na walang filter? Kahit na sabihin natin, may filter dito sa kanyang amp. So, iba rin yung filter na nanggaling dito. Kaya para sa akin hindi ko natatanggalin siguro dahil napaka-importante nitong mga filter na to. Tapos dito. So hindi mo na kailangan sa pag ganong mga cases, ano, yung susupplyan mo lang ng 12 volts, hindi mo na kailangan tanggalin to. Wala ka nang gagalawin dito dahil kung gustong pag nakabili na ng mga piyesa mismo yung may-ari at gusto niyong ipabalik sa original ay ayan, walang nagkulang. Kompleto lahat yung piyesa sa loob. Okay? So ito na, titest na natin, ano? Yan, so papakita natin ulit sa inyo. Ayan, yung kulay blue. Yan siya. Tapos, power on natin. So, ano natin konti para makita nyo, ano? Saksak natin. Tapos, turn it on. So, ayan. Ayan. Papansin nyo. Lumabas na. Okay? Tapos, palabas natin yung CD para makita nyo na talagang gumagana na siya. Ayan. Lumalabas na yung tray. Ayan. So, tapos na yung ano niya. Yun lang yung ginawa natin. Napaka-simple, napakadali. Tsaka, ayan, sinabi na natin lahat para hindi na kayo malilito, no? Kapag missing yung 12 volts, walang lumabas na 12 volts doon sa terminal yun. Yun lang yung gagawin nyo. At wala nang iba. Huwag na kayo magtatanggal ng kung ano-anong piyasa dito sa power supply. Ayan. Ito lang yung kailangan na ihang natin. Ayan. Yung terminal yan. Yan lang siya. Okay? So hanggang dito na lang siguro tayo. No? So maraming salamat. God bless at bye-bye.